Okay, isang magandang umaga sa ating lahat. No, ginawa ko tong video na to for this morning is for the youth. No, yung ating mga kabataan. No, dahil nag-worry tayo dun sa mga nangyayari ngayon dito sa ating mga kabataan. And also, nakachat ko yung isang kapatid natin sa pananampalataya, no? Yung sister natin, no? Na she's also worried dun sa nangyayari at nakikita niya dun sa kanyang isang daughter, no? Na she feels upset, no? Dun nga sa nangyaring, okay, obvious, dun sa nangyaring election. At napapanood naman din natin dun sa mga news ngayon, no, about what has happened, especially dito sa mga youth na sumuporta dun sa kanilang mga binotong kandidato, especially, no, dito sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Kaya this message is for the youth, no? And also dun sa mga parents na sa panahon ngayon to ay nag-worry dun sa mga reaction na nakikita nila dun sa kanilang mga anak. So, itong message na to, guys, ay para sa inyo. No, para matulungan kayo kung paano kayo makakaahon dun sa mga nararamdaman nyo sa araw na ito, dun sa mga pangyayari na nangyayari sa election. Dahil alam nyo, hindi lang din naman kayo ang nagkaroon ng mga ganyang kaisipan, no? Yung mga upset or stress kayo. No, minsan ay nagkakaroon pa tayo ng hindi magandang pag-iisip o yung tumatakbo sa ating isipan, ano? At minsan dumarating pa to sa nagkakaroon tayo ng depression. So guys, bibigyan ko kayo ng mga magandang halimbawa kung paano nyo ma-overcome. No? Hindi lang din kayo ang nakakaranas nito. Maraming Pilipino ang nakakaranas nito ngayon. So, wala tayong magagawa. No? Kundi, yun na nga. Tanggapin kung ano ang naging resulta ng nakaraang halalan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo tumatayo o naninindigan dun sa kandidatong ating gustong binoto o yung binoto nating kandidato. No, we still support her. No, dun sa kanyang ipinaglaban, no. Bigyan ko kayo ng magandang pamamaraan, no, kasi ako din ay dumaan sa, no, nung nag-start na yung bilangan ng mga 7 PM. So, ang bilis. No? At nakita ko kagad yung malaking lamang. No? At maraming hindi magandang bagay na pumapasok sa isipan ko. No? Dahil, ganoon naman talaga ang reaksyon ng bawat isa. No? Kahit man dun sa kabilang side kung sa kanila mangyari yun. So until tomorrow, hanggang kinabukasan ay ganun pa rin, no, nararamdaman ko. So I feel sad, no? Nararamdaman ko na wala na mangyayari dun sa gusto nating ipaglaban. Pero during that time, no, habang may ginagawa ako, nagbubulay-bulay ako sa isip ko ng mga hindi magandang bagay. Until narinig ko yung isang, kasi si Mayora ay nagpapatugtog ng mga worship song ni Don Moen. So, kinagabihan ay narinig ko nga, no, yung pinapatugtog niyang mga worship song ni Don Moen. And God's revealed me. Nag-reveal siya sa akin, no, dun sa mga maling naiisip ko. No. At ang sabi niya, mas mahal mo pa ba yung iniisip mo kaysa sa akin? No? Nagkaroon ako ng strong conviction. Tama.
Mas mahal ko ba kung ano yung nararamdaman ko ngayon? O dapat mas mahal ko ang Diyos? No? And I feel calm. So after kong maligo, 10 p.m., no? Ang ginawa ko ay nagpatugtog ako at kumanta ako ng worship song. No, na lahat ng worship song na ano composed by Don Moen. So na-reveal ako, guys. Doon sa ating mga kabataan ano, bago tayo mag-isip ng hindi magandang bagay. Ang i-advise ko sa inyo ay kung nakakakita kayo ng mga panglalait, pang-aalipusta, no? Nakikita nyo, nababasa nyo sa social media, the best you can do is neglect nyo, skip nyo sila. No? Dahil hindi kayo mag-grow o hindi kayo makakaalis kung ano yung nararamdaman nyo ngayon hanggat hindi nyo yan pinapakawalan. No? Learn to accept. No? At dun sa mga taong patuloy na gumagawa ng mga ganong bagay, no, yung mga pangit at nakikita natin sa social media, learn to love them, no, learn to accept kung ano ang ugaling meron sila, learn to understand them, no, at pag yan ang ginawa nyo, pasasalamatan ko ang Diyos dahil natutunan nyo silang mahal. You know guys, ang karakter ng isang tao o ng kung sino, no, nagre-reflect yan dun sa kanyang panglabas na katauhan. No? So, kung hindi nyo kayang magpatawad at tumanggap, no, ng pagkatalo, lalabas yan sa inyo. No? Makikipagbalik-taktakan tayo, makikipagbalik-taktakan kayo, pero walang mangyayari, no? Lahat tayo talo. No? Kasi meron akong natandaan, no? Merong isang supporter ni BBM, no? Childhood friend, no? Siguro 1 month before election, he always posts and share dun sa Facebook na magkaiba lang tayo ng kandidato, pero still magkakaibigan pa rin tayo. Masakit, ano? Napaniwala ako. Pero but now, still, they are fighting even though nandun na sila sa winning side. Oh guys, no? Kahit ano man ang gawin nila, wala tayong magagawa. Because the momentum is their side. No? Nasa winning side sila. No? Kasi naniniwala pa rin ako sa good moral character. No. Good moral character comes from our house or home. No, kung ano yung itinuturo sa atin ng mga magulang nung bata pa tayo, lumalabas yan sa ating character. So, sa mga kabataan, move on. Hindi pa tapos ang lahat. The world is not end for you. No. Galaw. No, harapin nyo. Tanggapin natin yung kinahinatnan. No? Dahil kung gagawa tayo ng isang hakbang na mali sa ating buhay at yun ang magiging dahilan ng ating ikapapahamak. No? May dalawang tao na higit na masasaktan. At yan ang inyong mga magulang. No? Huwag nyo nang balaking lumabas sa kalsada at express yung disappointment nyo. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil nangyayari ang mga bagay na ito. Siguro meron siyang itinuturo sa atin for the longest time. No, I'm 52 years old. Ilang presidente na yung nadaanan ko. Pero but still, kahabag-habag pa rin. At nakakalumo pa rin ang nakikita ko sa bayan ko. But I'm remain calm. No, hindi pa tapos ang buhay. No? Kaya 36 years ago, I'm still remembering yung pangaral ng auntie ko, no, in my father's side. No, dapat ipagpasalamat natin sa Diyos na nilikha tayong normal. Meron tayong dalawang paa,
at meron tayong dalawang kamay. Sabi niya, gamitin natin ito para sa ikaunlad ng ating sarili at ng mga mahal natin sa buhay. Ang pangyapak na iyan, ang paa na iyan, igamitin mo sa tamang landas. At yung ating mga kamay ay gamitin mo para sa pag-asenso ng ating buhay. Para matulungan natin yung ating mga magulang. Dapat yan ang goal natin. Election lang yan. Okay, nag-effort tayo. No? We give our best. No? Even our emotional. No? Give our time. At ipagbalik, taktakan tayo sa kung kanino man. Kaibigan natin, o kakilala, o hindi kakilala. But yun lang yun. No? Hindi natin sila mapipigilan. Sabi ko nga, nasa winning side sila. Sabi nga ng Biblia, what is in our heart come out in our mouth. Meaning, kung hindi maganda yung laman ng ating puso, nakikita yan sa ating pagkatao. So ipakita natin na magandang laman ng ating puso. At malinis yung ating intention, that's why we choose that woman to become a president. But hindi nangyari. No? Siguro may tinuturo sa atin ang nasa taas. So ganun lang yun, ganun lang kasimple, no? Hindi natin sila mapipigilan. Karapatan nila yan ngayon. No? Kayaan natin sila, no? Hanggang magsawa sila dun sa mga ginagawa nilang panlilibak, paninira. Okay lang yan. Ang importante kung paano natin i-build yung ating malinis na pagkatao. No? It's not end for us. So, dapat umarap tayo sa katotohanan, no? Magsikap, no? Para pansarili natin tayo imunlad. Kasi kung aasa tayo sa gobyerno, magiging pabigat lang tayo. Kung aasa lang tayo sa kung ano ang iabot ng gobyerno, hindi tayo susulong. No? I remember the song of Cyndi Lauper, yung True Colors, no? Yung rainbow, yung inexplain niya ron yung rainbow. No? Sabi niya, true color shining through, no? Rainbow, no? Like a rainbow. No? Hindi maganda sa pananaw ng ating mga mata kung makikita natin ang rainbow na isa lang ang kulay. O dadalawa lang ang kulay. Nagiging maganda ang ating pagtanaw sa rainbow. Dahil yan ay dahil sa naghahalo-halong kulay. So ganoon ang gawin pananaw natin. No? Tignan natin kung ano ang magiging kalalabasan nito. No? At sa totoo lang naman, no, yung pagkapanalo ni Marcos at ni Duterte ay hindi pa katapusan. No? Doon pa lang huhusgahan kung anong klaseng gobyerno ang kanilang mapapatupad o magagawa. After 6 years, no, doon pa lang huhusgahan kung sila nga ay victorious. No? Pero wag tayong kumontra kung anong gusto nilang ipatupad sa gobyerno. Karapatan nila yon dahil sila ang nandyan. So, ganun lang kasimple mga kabataan. Kung na tayong lumabas ng karsada, lalahanin natin pag tayo ay napahamak ang higit na magduro sa yung ating mga magulang. No? Aral. No? Iba yung may pinag-aralan. No? Musilak na puso, tamang tanggapin yung pagkatalo. No? Love them. Understand them. No? Intindihin nyo kung ano yung damdamin, na bugso ng damdamin nila. No? Dahil naniniwala pa rin ako sa kabutihan. Ang kabutihan ay nag-i-start sa ating kalooban. Kung pangit ang ating nilalabas sa ating isipan, sa ating bibig, malamang yan ang laman ng ating kalooban. So, ipakita natin, guys, mga kabataan, no? Na pangaralan tayo ng mabuti ng ating mga magulang. Yan ang ipakita natin sa kanila. No? Huwag na nating balakin lumabas pa ng karsada. No, yung ating mga magulang ay naghahanap buhay. No? Yung iba ay nasa ibang bansa.
nagkakayod, nagpapakahirap. Alam nyo guys, mahirap pag nasa ibang bansa ka. Nakala nila pag nasa ibang bansa ka, madali. That's why I love the Philippines. You know? Napakasimple ng buhay. You know? Pag nasa ibang bansa ang ating mga magulang at nagsisika para tayo pag-aralin, maraming paghihirap ang nadaranasan nila sa trabaho, no, sa emosyon, no, magsisikap sila, nahayaan nilang mapalayo sila sa atin para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya huwag na natin balakin to show yung greed natin, yung anger natin, ipakita natin dito sa bagong gobyerno. No? Huwag naintindihin natin, huwag natin intindihin kung ano ang nagaganap ngayon. No? Wala na tayong magagawa, no? Kundi intindihin sila. At i-focus natin yung ating sarili kung paano tayo uunlad individual. At kung paano natin mabibigyan ng kaligayahan yung ating mga magulang. No, relax. No? Kung kaya-kaya nating unawain sila, no? Kaya ako, the time na na-feel ko na hindi naman nanalo si Lenny Robredo, no? I message ko yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, I congratulate them na yung side nilang nanalo. Ano? No hard feelings. No, just love. And hope to restore again yung relationship namin sa isa't isa. No? Pero kung ang pananaw nila ay ganun, wala tayong magagawa. No? Nakaalitan natin ang ating mga kamag-anak, kadugo, kaibigan, matalik na kaibigan, kakilala, kaklase. No? Dahil dyan sa election. So after election, yan na, nangyari na. So tayo na mismo, no, kung ayaw nilang iabot yung kamay nila kahit sila na ay nasa winning side o sila yung lumalabas na, sila ang lumabas na nanalo. Kung mataas ang tingin nila dahil sila ang nanalo, gawin natin, tayo ang mag-abot ng kamay sa kanila. Congrats natin sila. Guys, walang mawawala kung magpapakumbaba tayo. Pero kung papakita natin na galit pa tayo sa nangyaring ito, hindi tayo susulong. No? Kaya ang gawin nyo, pag-depress kayo, stress kayo, or you feel anxiety, worship God, no? Through song, no, maraming worship song available sa social media, sa internet. No? Especially yung mga pinumpost ni Don Mowin. O kaya ni Darlene Sheik. Na napaka-powerful na makapag-restore dun sa ating nararamdamang pangit na nararamdaman sa panahon ito. So yun lang mga kabataan, no? Mas pahalagahan natin ang nararamdaman ng ating mga magulang kaysa sa lumabas pa tayo ng karsada at para magprotesta at ipakita ang ating hindi kontentong nararamdaman dahil sa nangyaring eleksyon na ito. So once again, no, kinukongrats ko yung mga kaibigan ko dyan, no, mga kakilala, mga kamag-anak, kadugo. Nanalo na kayo. Congratulations sa inyo. Ang pakiusap ko lang, no, ipakita nyo na maganda rin yung ugali nyo. O maganda rin ang pagpapalaki ng ginawa sa inyo ng mga magulang nyo. No? Restore our relationship. No? So, yun lang ang ma-share ko sa inyo sa umagang ito. Nawa, pagpalain tayo. In this coming administration, nawa ay mangyari nga ang mga pinangako nila sa atin. So, ganun lang. No? Uli, isang magandang umaga sa inyo at God bless the Philippines.